Pag-uusapan nga natin ngayon ay ang istorya kung gaano nga ba kabait si Saitama. Nagsimula nga chapter na ito sa pagpunta ni Saitama sa isang bangko. Nais nga sana nitong i-check ang kanyang balance account para makapag-withdraw. But it turns out nga na 20 yen na lang ang laman ng bangko na itong si Saitama. At matagal na panahon na rin daw itong hindi active. Hanggang sa pumunta nga ito sa harapan ng isang vending machine. Habang nakatitingan si Saitama sa mga to, bigla niya nga dinukot ang laman ng kanyang bulsa para sana makabili man lang ng kanyang iinumin. Ngunit ang tanging laman nga lang ng kanyang bulsa ay 90 yen. At ang presyo nga ng soft drinks na kanyang gustong bilhin ay nagkakahalaga ng 120 yen. Kulang nga ang pera ni Saitama kaya iniisip na lang nito na okay lang yan, tsaka baka pangit din naman ang lasa ng soft drinks na gusto niyang bilhin. Habang may isang halimaw nga dito sa kanyang likuran, ang tila pinatumba rin na itong si Kalbo. Napangan ni Saitama ang vending machine sa pagbabaka sakaling may naiwang soft drinks dito at sinilip din niya ang ilalim baka sakaling may mga nalaglag dito. At mukhang wala nga siya nakitang soft drinks na nahulog sa vending machine. At dito na rin dumating ang dalawang hero na balak sana nilang patayin ng halimaw pero mukhang naunahan na nga sila ni Saitama. Nalagyan na lang nila ito ng harang upang di nga mahawakan ng ibabang mga tao. At sa next panel nga ay nalapitan silang dalawa ng mga bata naglalaro dahil nakilala nga sila bilang mga hero. Sila nga daw ay sina class C rank number 25 D-pad at class C rank number 424 funeral suspenders. After nga nito ay bumili nga silang dalawa ng soft drinks na gusto ni Saitama. Taktong sakto nga daw at nauuhaw nga sila. Abang itong ating bida nga ay naiinggit dahil di nga siya makabili at kulang nga ang kanyang pera. At tinapon na nga ni D-pad ang lata nito sa basurahan for 3 points nga daw, Kobe. Pero di nga ito sumut at si Saitama na lang ang nagtapon sa tamang basurahan. Inexplain nga dito na ang sahod nga daw ng mga hero ay nakabase sa kanilang mga ranking. At nakabase nga ang ranking nilang lahat based sa mga hero deeds na kailangan nilang gawin o ginagawa nilang mabuti. Ang mga reports at mga eyewitnesses nga ang kinukonsider ng board para sa points ng ranking ng bawat hero. So kahit na matalo mong isang halimaw at di ito na report or walang eyewitness, ay wala rin ito magiging kwenta. So supposed to be daw, dapat ay walang sahod ang mga hero association. Dahil ginagawa daw ito ng mga hero dahil sa kanilang passion na makatulong. So walang karapatan magreklamo ang ibang mga lower ranks, kahit underpaid ang sinasahod nila. Ito daw ang isa sa mga dahilan kung bakit mahirap nga at walang pera itong si Saitama. Nang bumalik si Saitama sa bangko upang sana makapag-withdraw kahit maliit na halaga. Pero habang nasa bangko nga siya at kinakausap ang teller, ay biglang may pumasok nga ng mga masasamang loob at nais nga nakawan ang buong bangko. Ito nga ay ang class A criminal na si Bulbul. Sumigaw nga ito na huwag daw silang kikilos kung ayaw nilang masaktan. At ilagay nga ang lahat ng pera sa daladala nilang apat na bag. Ultimo itong bata nga ay ginawa nilang hostage sa pagnanakaw nila sa bangko habang si Saitama naman ay nakatingin lang sa mga nagaganap. At kasabay nga nito ang pagdating nila D-pad at funeral suspenders. Saktong-sakto nga daw at napadaan sila sa mismong bangko. At sila nga daw ang tatapos sa grupo ng mga magnanakaw dito hanggang sa sumugod na nga ang isa sa mga kalaban. Ngunit tumalon nga si D-pad at tinatake ang kalaban mula sa itaas nito at sinabayan pa nga yan ng pagsuntok sa sikmura at uppercut naman sa kasamahan nito. At isang right straight naman dito sa isang kalaban. Hanggang sa may isang kalaban na nga ang hindi napansin ni D-pad at hanggang aatakin nga siya mula sa kanyang likuran. At dito na nga pumasok si funeral suspenders at sinipangan nito sa mukha ng malakas ang kalaban. Sabay hawak ka si D-pad sa jumpers na itong si suspender. At pinaikot-ikot nga ng malakas habang inaatake ang lahat ng kalaban dito. At tinawag nga nila itong Suspender Storm. Ito nga nito ay mga manghanga ang mga tao dahil dumating na nga daw ang kanilang mga tagapagligtas. At nag-angas pa nga dito si Suspender at wika nga nito na sige, so good pa. Dahil nga dito ay nabwisit na nga ang pinakaboss ng kalaban at sumugod na nga itong si Bulbul. At madali nga lang niya tinapos sina D-pad at suspender. At rinastok pa nga nito ang mga hero na wala daw palag ang mga C-class hero sa tulad niyang A-class criminal. Iwa nga nila ang batang hostage sa kanilang sasakyan. Iyak nga ng iyak ang mga magulang ng bata at humihingi ng tulong.
para iligtas nga ang kanyang anak. At dito na nga umalis ang mga magnanakaw kasama ang kanilang hostage na bata. Gagamitin daw nila ang bata para hindi sila sundan ng mga pulis. At iiwan nga lang daw nila ang bata sa gitna mismo ng bundok. Iyak nga ng iyak ang batang to dahil iniisip nga niya nakatapusan na nga ng buhay niya. Nagtataka nga bigla ang driver ng mga magnanakaw dahil di daw niya makontrol ang sasakyan at pumunta nga ito sa kabilang direksyon. And it turns out nga na buhat-buhat pala ni Saitama ang sasakyan ng mga magnanakaw. Kaya pala hindi nila makontrol ang manibela nito. Inisip nga ng mga tao na nagsushooting lang sila ng isang pelikula dito. And nagsak nga ni Saitama ang sasakyan sa harapan ng vending machine ng mga soft drinks. Sabay pagpag nga sa kanyang mga kamay at nagsilabasa na din sa kanilang sasakyan ang mga magnanakaw. Lumapit na si Bulbul sa kanya at tinanong nga si Saitama kung siya daw ba ang nagdala sa kanila dito. At sagot naman ng ating bida na ang pera daw niya ay nasa loob ng bangko na pinagnakawan nila at hindi raw siya papayag na makuha nila ito. At dito na nga nagtangkang sumugod si Bulbul sa ating bida at sa isang iglap lang ay tumba nga silang lahat. Then after nga nito ay nakita nga ni Saitama ang napakaraming pera. Hindi nga niya alam ang kanyang gagawin sa mga to. Kaya ibabalik na lang daw niya ang lahat ng to sa bangko. Hanggang sa lumabas nga bigla ang batang hostage at nagpapasalamat ng husto sa pagligtas ni Saitama sa kanya. At tinanong nga ni Saitama kung nasaktan daw ba ang bata. At sagot naman ito na okay lang siya. At dagdag pa nga ng bata na sinabihan daw siya ng kanyang mami na pasalamatan daw nito ang mga taong handang tumulong para sa iba. At nilabas nga nito ang kanyang pera at nais nga niyang ibigay ito kay Saitama bilang reward sa pagtulong sa kanya. Allowance na nga daw ito at nais niyang ibigay sa ating bida bilang pasasalamat. Hinawakan nga ni Saitama ang ulo ng bata at tinanggap ang pera nito. At after nga nito ay ngumiti nga si Saitama at binalik sa bata ang kanyang pera. Wika nga ni Saitama na napakabuti mong bata at gamitin na lang daw ang perang ito sa mga mas importante pang bagay. At yun na nga daw ang lahat ng nangyari at kinikwento niya nga ang lahat ng to kay Genos. Kaya naman after marinig ni Genos ang lahat ng kwento ni Saitama, eh medyo na-touch nga ito. Sa kabutihan na ipinamalas na kanyang master. Sabi may kinuha nga ito sa isang karton sa kanyang likuran. Bumili nga daw si Genos ng isang box ng soft drinks na gustong bilhin ni Saitama. Isang box nga daw ang binili ni Genos para sa kanyang master. Mga-mga nga si Saitama dahil sobrang yaman nga daw na itong si Genos. Pero nung tinikman nga ni Saitama ang soft drinks, eh di niya nga nagustuhan ang lasa nito. At isang box pa talaga ang binili ni Genos para sa kanya. Hanggang sa itatapon na sana ni Saitama ang mga soft drinks na binili ni Genos, pero nakita nga nito si Moomin Rider na nagpapatrol sa kanilang lugar. At tinanong nga ni Saitama si Moomin Rider kung nauuhaw daw ba ito. At sagot naman ni Moomin Rider, oo naman dahil magdamag daw siyang nagpapatrol. Kaya nilagay nga ni Saitama ang lahat ng soft drinks sa box ng bike na itong si Moomin Rider. At dito na nga nagtatapos ang chapter natin for today. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam, peace.